Natalakay po natin mula sa day kung paano yung ating pananaw o panagawin, talagang palahin, or yung mga visions na meron po tayo sa ating mga churches o sa ating church, especially sa ating church. So sa ating binasa no last Sunday, sabi na sa 1 Corinthians chapter 4, verse 15 to 18, "For all things are for your sake, that abundant grace might through the thanksgiving of me abound to the glory of God. For we cause within not, but through our outward man perish, yet inward man is renewed day by day. For the light affections, which is but for the moment working for us a far more exceeding eternal way of glory. Why we look not the things which are seen, but the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal." So ito yung mga tinalakay natin noong last Sunday na kung saan yung vision natin, sabi niya, if we receive the gospel of God, okay, the grace of God na kung saan na-receive natin sa pamagitan natin pananampalataya, na tayong mananampalataya, dapat meron na tayong pananaw sa ating kanya-kanya simbahan. Ayan, yung umunang po sabi niya, ano nga ba, bakit nga ba mahalaga yung mga, yung vision na tinatawag? Bakit nga ba mahalaga? Dahil natalakay natin yung last Sunday, yung vision natin ay mahalaga dahil nga kung hindi ito mahalaga, yung ating pananaw sa ating simbahan, some of church become weak. Yun yung natalakay natin. At kung saan yung ating simbahan, mahina, okay? Walang kakayanan. Yan, lupay-ipay. Then, yung isa is, some believers have poor spiritual growth. Isa rin po ito na naging entrances or problems of the Christian na kung saan, kung walang pananaw tayo sa mga gawain, kung hindi tayo na-involve doon sa mga gawain para sa Panginoon, our spiritual growth is poor. Bakit po? Wala. Sablay. Bakit? Hindi na re-renewed. Hindi na papakain ang salita ng Panginoon. Then, pangatlo, ito yung mga pangalan ng mga problems na kung saan nating mga mananampalataya, aminin natin sa hindi, yan po yun. Kung wala po tayong vision sa ating mga gawain. There are people who haven't yet heard the gospel. Minsan yun, napakahirap natin mag-share dahil nga natatakot tayo na may criticize. Diba? Minsan yun ang nagiging dahilan kung bakit ayaw natin mag-share. Kahit nakasama na natin, ayaw natin mag-share. So sabi ko nga, ito ang pinaka-struggle of the believers. So kailangan, meron tayong vision na kung saan na dapat natin pinanghawakan, na dapat natin ipinatalaga dahil yun ang pinaka-importante bilang isang mananampalataya. Sabi niya, natalakay natin ang visions of new things. So, kailangan, mayroong bagong pananaw. Huwag ka lang maging stagnant. Huwag ka lang doon lagi nakatawag nito na lagi lang doon kung ano yung natutunan mo, eh yun lang. Dapat mag-explore ka. Sabi ko nga nung last Sunday, dapat mag-explore ka. Dapat, di ba? Nag-explore tayo. Ito mga gadget natin na ito, wala talaga akong alam dito natin. Di ba, explore? Pero nung na, pinto-pinto na lang, hindi na yung doon sa may kwan. Diba? Explore the new things. Yung mga bagay na kung saan na magbibigay growth doon sa church natin. Okay? Lalo na sa spiritual life natin. So yun, yung natalakay natin. And then, isa sa natalakay natin, adapt, always open, improvement, and ambition. So kailangan yun. Dapat, kailangan natin isipin na mag-improve ba? Kailangan ba natin isipin natin na, ay, saan ba mahina yung church? Kailangan i-improve yung kung saan mahina. Diba? Parang gano'n eh. So, kailangan natin dyan, hindi lang ma-improve kung walang, ayan, kasama. Collaborative effort of workers and members. Hindi lang workers yung nag-attempt na mag-share or magbahagi ng salita ng Panginoon or mag-isip para sa kanyang gawain, kundi kasama po tayo. Diba? Kaya meron mga announcement dahil nga in-open new workers na kung saan, kung ano yung mga problems regarding sa mga kailangan pag-uusapan. Di ba? So, para ma-fix. So, kailangan yun. Kailangan pinaka-importante, buo. Unite. Di ba? Kailangan buo tayo sa pagkakaisa. Then, so, kailangan ng new vision, kailangan ng new things, kailangan ng mga bagong mga bagay na kung saan para ma-improve. Ano pa ang kailangan natin? Bakit importante? Sabi ni Lord dyan, ako nang bahala sa mga bagong bagay. Sa lahat ng bagay, sabi niya, although siya sabihin natin na lahat ng bagay na ating natutunan, is gawin natin yon, gawin pa rin natin, bagkos, dagdagan. Okay, dagdagan. Kasi kung minsan sumablay pa tayo doon sa mga dating bagay na ating ginagawa, na nakaraniwan na lagi natin ginagawa,
tapos meron kang naisip na bago para sa improvement of the church, gawin natin itagdag. Para yung mga idea, nagkakalap tayo ng idea is to improve kung anong meron tayo ngayon. Lalo-lalo sa ating spiritual life. Kailangan mo improve, mahina mo emotionally, improve mo yan. Okay po? So yan, sabi ni Lord, remember ye not the former things. Never consider the things of old. Consider yung mga bagay na una. Okay? Behold, I will do a new thing, sabi ni Lord. Diba? I-consider mo pa rin yung mga bagay na yung naranasan. Diba? Maging pattern. Bagos doon sa mga bago. Okay? Maging pattern yun sa mga bago. Then, kailangan natin sa new things, sa pangalawa, ambitions to spiritual things. Hindi lang sa mga bago. Okay? Sa physical na pananaw, hindi lang doon. Dapat ang isang Kristiyano, kundi sa spiritual din natin. Diba? Kamusta naman, spiritual life mo, kapatid? Minsan doon tayo nanginginahan, diba? Yung sagana tayo sa mga bagay-bagay dito sa mundo na kung saan na lagi natin tinatamasa yung blessings ni Lord. Pero yung spiritual life natin, napapabayaan mo na. Diba? Napapabayaan na natin. So ano kailangan natin gawin? Sabi niya, focus our vision on eternal things unseen but certain. Sabi niya, focus our vision, eternal things unseen but certain. Eternal things unseen. Hindi nakikita, bagkos talagang buo. Okay? Mayroong mahalaga, talagang dapat i-focus mo yung mga bagay, yung kaisipan mo bilang isang Kristiyano, doon sa mga bagay. Kaya sabi sa Colossians, sabi niya, sa chapter 3, verse 1, sabi niya, set your affections on things above, not on things on earth. Bakit? Ang tingin sa ba? Bakit? Spiritual life, yung spiritual life natin, dapat naka-focus na yun. Dapat yung mind natin, yung mindset natin, dapat naka-focus na doon. Bakit? Dahil si God na nabigay nito para sa'yo. Lahat ng bagay spiritual na binigay na sa'yo ni Lord nung ikaw ay tumanggap. The desire to grow spiritually. Dapat may desire ka. Diba? Hindi lang yung napapabayaan mo. Dapat mayroon ka desire. May desire ka. Yun nga, mayroon. Yung life desire mo, na mag-grow na spiritual life, mag-grow spiritual life, yung spiritually, totally, na mag-grow ka, pero yung, yan, tinatamad tayo yung physical body natin, tinatamad. Diba? Dapat naka-focus ka. And then, kailangan mo magkaroon ng desire sa pagdating. Then, sabi nga, why will you not the things which are seen, but the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Bakit kailangan natin gawin yun? I-focus natin, ilagak natin ating isipan sa mga bagay na spiritual. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, temporary lamang. Lahat ng natatamasa mo, temporary lamang. Ano kailangan natin gawin? Kailangan natin i-focus yung ating isipan sa mga bagay nandoon sa kulatihan. Nandoon naghintay yung mga pangako ng Diyos na kung saan yung mga pangako na yon na walang halagang kapalit. Di ba? Hindi matawaran na ang mga halaga na ibinigay ng Diyos para sa akin. Kaya nga sabi nga doon, paramihan. Paramihan ng good works. Sabi nga eh. Dapat maging ano ka. Gumawa ka na gumawa para kay Lord. Hindi gumawa ka para sa sarili. Gumawa ka para kay Lord. Kaya count po yun sa ating Panginoon. Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 15, di ba? Di ba? Nasabi doon, ang lahat ng bagay na yung ginagawa, ito ay counted sa Panginoon. Di ba? Ito ay mayroong malaking pakinabang sa Panginoon. Yes, temporary lang po yan. So, kailangan yung mga bagay na eternal. Then, pangatlo, a vision for great calling. So, yung pananaw mo, dapat meron ka rin eh. Tinawag ka ng Diyos, diligtas ka ng Diyos, so kailangan mo magkaroon ng pananaw na kung doon sa ayon sa pagkatawag sa iyo. May kanya-kanya tayong mga talento. Tama? May kanya-kanya talento na kung saan na hindi mo na-develop. Na kung saan na tinatamad ka i-develop. Na kung saan na ikaw mismo, sa sarili mo, wala kang desire na para may develop ito para sa kayo gagamit ng iyong gawain, sa gawain para sa Panginoon. Di ba? May kanya-kanya tayong talent. Hindi ka man magaling kumawin, magaling ka naman manalita, mag-impact, di ba? Supports, di ba? Yun yung isa sa mga talents na meron po tayo na kung saan ay binigay ni Lord. Di ba?
sa isa sa pinakamaganda. A vision sa great calling. Sabi ni Dan, sabi niya, extend the grace of God with other people. So mas mahalaga pala. You need to extend. Okay? The grace of God. Dahil yung grace ng Lord binigay sa iyo, talagang walang bayad, sabi ni Pastor kanina. So kailangan mo extend yung grace, yung biyaya ng Panginoon sa iba. Na kung saan ikaw magiging channel of blessing sa iba. Na ikaw magiging channel of blessing na kung saan na hindi na ikaw mismo ang magiging patayan ng kanilang pag-una, malaman nila yung katotohanan, lalo-lalo na sa kaligtasan. Extend the grace of God. It's not just about expanding our territory, but just important, but most importantly, it is about winning the soul of the lost, edifying the believers, and lead to glorify and glory God. So ito yung pinaka-importante dito. Hindi lang yung palawakin natin, yung ating, tawag nito, ating kupunan, okay? Ating grupo, kundi, sabi niya, it's about winning the soul of the lost. So, paano mo papalawak kung hindi ka marunong mag-share? Di ba? At paano ka rin naman magiging fruitful kung ikaw mismo hindi ka aya-aya sa iyong kapo-believers? Di ba? Nakikitaan ka na hindi maganda. So, hindi yun pala mag-lead doon sa mag-identify si Lord. Bakit? Kasi ikaw mismo, hindi ka nagiging channel of blessing sa kanila. Nagiging stumbling block ka pa. So, kailangan natin gawin dyan is dapat ugalihin natin palawakin yung ating pananaw, lalo-lalo na sa gawain para sa Panginoon. Para sa ganun, yung calling na meron ka, okay? Yung calling na meron ka na tinawag ka ng Diyos, magawa ka ganito, may didevelop pa. At maraming hanggang. Diba? Kahit maraming hanggang. Ganun eh. Minsan kapag meron kang plano, maraming hanggang. Diba? Maraming kang plano, maraming hanggang. Bakit? Eh, ay hindi nakayaan niya, hindi niya nakayaan ng kaway magtagumpay ka eh. Kakadangan na tanggalan pa ng kawayan na kung saan para hindi ka magtagumpay. Ngunit ang Panginoon, kapag nandun na patuloy kang matapat sa Panginoon, kahit na ano pang problema man dumating dyan, darating at darating doon sa point na kung saan panalo ka. Bakit? Ikaw mismo, dahil ikaw mismo ang ginamit ni Lord at hindi ka nagpapatinag sa mga hadlang, sa mga bustakin na iyong pinaplano. So, kailangan abang bata pa magtano. Diba? Dapat abang bata pa magtano sa gawain para sa Panginoon. Sabi niya, to edify the believers and to lead, which lead to glorifying God. Kailangan ikaw mismo magimbak ka na magimbak ng tiwala ng tao para sa iyo. Para sa ganun, kapag nag-share ka, mas maganda yung resulta. Hindi niyo mismo na, mag-share ka kagaya ng isang kilala ko nun. Sabi niya, ang galing na mag-mensahe, sabi niya, sabi niya, huwag kayong gagawa ng hindi maganda. Ang masakit, siya mismo gumawa ng hindi maganda. Pangit. So, sinasabi na hindi huwag kayong gagawa ng hindi maganda, pero siya mismo pinagawa niya hindi maganda. So, pangit yun. Kaya kung ibig sabihin, kung ikaw mismo bilang isang mananampalataya as a leader, dapat ikaw mismo makitaan, makita sa iyo yung bunga na kung saan pinanampalataya ng Diyos. So, isa sa pinakamaganda yun. Picture sa great calling. A verse of the mind for Christ, the high calling of God in Christ Jesus. Sabi niya sa lahat ng bagay, yung Christ na kung saan ibigay yung Panginoon sa Panginoon. Then, a vision to plan. So ito dapat ang pinaka-importante sa, isa sa pinaka-importante sa church, may plano. Diba? Hindi yung purong plano, ala resulta. Mahirap, dapat may plano, ala resulta na. Diba yung purong ala plano nga, commit our plan to God. Kaya minsan kasi, yung plano lang natin sa ating sarili. Minsan, plano ko, ganito, ganyan. Hanggang wala ang kulay. Plano ko pumunta ng ginadyawan. Hanggang sa hindi na kulayan. Ang plano, hanggang plano lang. Darating hanggang na rupture, wala ka, hindi na magpapuan yung plano. So dapat, to meet our plan to God, lahat ng plano natin, yung vision, yung pananaw mo, ay may pananaw ako, may plano ako sa ganitong gawain. Dapat we need to think first and then pray to the Lord. Lord, kung ito yung kaluban, sabihin, gawin natin sa pamagitan ng ito.
plano. Okay, may mga plano. Yung plano. Kasi yung iba, kaya may maraming tayong plano. Kung yung iba hindi nagkukumplain, wala yung plano. Yes, yes pa rin. So, plan. To meet our plan to God. Huwag panghinaan. Bagkos, karamihan yan. Kahit may plano tayo, marami talagang sablay yan. Then, sabi niya, you need to plan. Sabi niya, a plan without commitment cannot be done successfully. Sabi niya, yung plano daw, no, walang commitment, hindi mo pinahalagaan, ayan, hindi ka talaga magtatagumpay. Sabi niya, kung hindi mo susubukan, hindi ka talaga magtatagumpay. Parang business lang yan. Oh, nawad sa business. Kapag hindi ka nag-business, hindi mo sinubukan, puro negative yung ano mo, hindi ka talaga magiging successful. Online selling ba? Yan. So, sa pinakamaganda, sabi niya, plan without commitment, it can be done successfully. Yan yung pinaka-reality. Kahit na plano tayo ng plano, kung wala nag-commit, useless. Di ba? Useless ito. So, kailangan, yung vision natin, kahit nag-plan tayo, dapat ilagak natin ito sa ating plan naman. And then, sabi niya, plan to check up. Sabi niya, idea. Yan yung pinaka-ano niya. Plan to, nag-plano ka, ginawa mo, and then, check mo kung tama pa o hindi. And then, kapag meron pang huli, hindi. Kumilos ka. Yan ang pinaka-importante dyan. So, kailangan, nagplano ka sa gawain. Ito, nagsimula ka. Okay, ganda na ang simula mo. Then, pagkatapos na simulan, awa. Ginawa mo na. Then, chinek mo kung ano yung kainaan at kung paano mag-improve. And then, gawin mo na ito. Mag-action ka na. May take action for the plan. Kasi kung hindi ka mag-take ng action, kahit na ilang beses mo pinag-prayan kay Lord, although yes, kailangan natin pag-pray kay Lord. Pero kahit di mo, kahit pinag-pray mo na pinag-prayan kay Lord, tapos wala kang ginagawa, hindi pa rin mangyayari yung mga gawain ng matagumpay. Kaya sana, sa oras na ito, dapat kagalingin natin yan. Sabi nga, may the works unto the Lord, thy thought shall be established. Diba? Umit. Is lagak natin yan, ibigay natin, sabihin natin kay Lord, and then hayaan natin si Lord. Yan, hayaan natin si Lord para mag-establish ito. Anong patatag nito? Kaya sa bawat mananampalataya, sa bawat isa sa atin, yung vision natin dapat hindi lang doon nakalaga sa mga nabago na, sa mga natutunan natin. Sa mga dating natin na kaugalian, kundi mag-improve ka, mag-explore ka sa lahat ng bagay. Kaya sa lahat ng iyong ginagawa, ay may kaakibat nito na putong o reward na ating natatama. So sabi niya, thank you. Natapos na natin, maraming salamat po, and let's pray. Maraming salamat Panginoon sa patuloy mong pagkawain sa bawat isa sa amin, lalim niya sa mga salita, na patuloy po namin naunawaan yung iyong pananaw, Panginoon, pananaw po namin na kung saan para sa italalago na iyong gawain din sa pananaw, Lord, yan. Naway, hindi lang yung pananaw, kundi magawa po namin ito ng tama at ayon sa iyong kalugan. Dalahin po, Panginoon, sa lahat ng mga bisyo po namin, Panginoon, na nalaw sa mga gawain. Gawa kayo siyang patuloy mo muna. Dahil hindi namin kaya gawin ito kung hindi kayo mo siyang patuloy mo muna, Panginoon. Pero po, patuloy pa po yan. So, I pray